Revenge spending ng mga Pinoy, humihina na. Ano nga ba epekto nito sa ekonomiya? Natatandaan mo ba ang unang ginawa mo nang matapos ang lockdown? O isa ka rin ba sa mga sumugod sa mall para makapag-shopping? O baka pumunta ka sa paborito mo mga kainan para makapag-food trip? Huwag kang manghinayang sa gastos dahil normal lang yan. Ang tawag dyan ay revenge spending. Ang revenge spending ay tumutukoy sa tendency ng tao na gumagastos ng malaki matapos manggaling sa isolation. Ayon sa mga sociologists, coping mechanism ito para mawala ang negative feelings na naipon during isolation. Treat yourself ba? Dahil YOLO, you only lived once. Nangyari ang fenomeno na ito ng malifang lockdown sa bansa simula March 1, 2022 dahil sa bumabang kaso ng COVID-19. Nagkaroon ng urge ang mga Pinoy na gumastos para makabawi sa almost 2 years na pagkakulong sa bahay. Lumaki ang gastos ng mga tao at para sa mga negosyante, magandang senyales ito. Maganda rin ang naging dulot nito sa ekonomiya. Sa katunayan, lumago ng 7.6% ang gross domestic product ng bansa sa third quarter ng 2022 sa kasagsagan ng revenge spending. Pero ngayon, unti-unti na tayong bumabalik sa normal. Unti-unti na rin humihina ang revenge spending ng mga Pinoy. Ayon sa senior economist ng ING Bank na si Nicolas Mapa, bumabalik na ang mga consumer sa pre-pandemic behavior ng spending at saving. Mas na pag-iisipan na ang paggagastusan dahil may kalayaan na naman tayong lumabas anytime. No need to make up for lost time anymore. Dagdag ni Mapa, hindi naman basta mawawala ang revenge spending dahil mataas pa rin ang travel rate sa quarter 2 ng 2023. Still, evident pa rin na nagsisimula ng humina ito. Unfortunately, maaari nitong mapatamlay ang overall consumption sa bansa at maapektuhan nito ang ating ekonomiya. Nasa 5% economic growth ng bansa ang full year forecast ng ING Bank kahit 6% ang target ng gobyerno. Hindi natin masisisi ang mga Pinoy kung mas gusto nilang magtipid ngayon. Sa hirap ba naman ang buhay? Mabuti na ang maging matalino sa pagbili. Ayon niya sa kasabihan, kung may sinuksok, may madudukot. Imbis na mag-rely sa revenge spending para palaguin ang ekonomiya sa bansa, dapat pagtuunan ng pansin at pagtibayin ng gobyerno ang pag-iinvest sa mga sektor ng edukasyon, infrastruktura at trabaho dahil siguradong mas reliable ito. Sa iyong palagay, maganda ba ang overall effect ng revenge spending ng mga Pilipino? DWIZ Research Report.